So mga tol, pinost nga po ng presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons ang isinasagawang training ng top contender super bantamweight Carhams Martin na siya naman shinare ni Carhams Martin sa kanyang social media account at may caption na December 18. So ngayong December 18 na kasi ang laban niya sa Paranaque City para sa titulong WBO Global Super Bantamweight na hawak noon ni Casimero. Ganadong ganado nga po si Martin sa pag-iinsayo dahil kasama niya si Marlon Tapales sa Baguio at iba pang Pinoy na may laban din ngayong December katulad ni Mike Plana, Pete Apolinar at iba pa. Mukhang ito na po yung huling laban ni Martin dito sa Pinas sa December 18 bago siya pumunta ng Amerika. Kung matatandaan, meron na nga po siyang visa at sa pagpasok ng taong 2024, lilipad na siya pa US. Kaya napaka-importante talaga ng laban niya ngayong December 18. Kung maipanalo niya ang laban na yan, lalo na kung isang impresibo, tiyak na malalaking laban ang makukuha niya sa Amerika. Tinalo na nga po ni former world champion Milan Melindo ang makakalaban ni Martin nito lang January sa isang unanimous decision sa Cebu City. Kaya asahan natin mga tol na kayang-kaya din ni Martin ang kontra. Sa kabilang banda naman mga tol, panay nga po ang balita ng mainstream media kay Filipino Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Dahil tatlong linggo na lang mahigit, masasaksihan na natin ang bigating laban niya sa bansang Japan para makipag-unification ng apat na titulo sa binansagang monster ng Japan na si current WBO at WBC Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue. Ayon nga po sa caption ng ABS-CBN mga tol, nasa magandang aura ngayon si Tapales. Pinakita kasi ang maikling video ni Tapales sa isinasagawa nilang mitspad ng kanyang head coach na si Arnel Fontanilla. Mahigpit nga po ang depensa ni Tapales, mala Floyd Mayweather po ang forma niya. Katulad nga po sa ibinalita natin sa mga previous vlog natin, talagang pinag-aaralan nila ang counter sa katawan. Kapag babato ng short right hand itong si Coach Arnel, pati yung side to side movement, kung paano ilagan ang suntok. Smooth na smooth din ang galawan ni Tapales, kaya nasabi dyan sa caption na nasa magandang aura ngayon si Tapales. Kung matatandaan, ganyan din po ang sinabi ng Team Casimero bago ang labang kay Uguni sa Japan. Nasa magandang aura at kulay daw si Casimero, pero noong araw na nga po ng laban nila ni Uguni, bigla nga pong nagkasakit si Casimero. Kaya hindi na ipakita ni Casimero ang 100% na kondisyon. Kaya sana kapag dumating yung araw na laban ni Tapales kay Inoue, hindi siya magkasakit para maipakita niya ang 100% na kondisyon niya. Sa isa pa nga pong balita na nilabas ng ABS-CBN, sinabi ni Tapales dyan sa interview mga tol, alam daw niya sa sarili niya na hindi daw siyang pwedeng matakot. Sa pinagdaanan ba naman daw niya na training ngayon na pinapahirapan daw niya ang sarili niya? Yung laban daw nila ni Inoue, isang beses lang at hindi pa nga daw siguro aabot ng isang oras. Tapos matatakot daw siya. Samantalang yung training daw niya umaabot daw ng 3 buwan. So parang sinasabi nga po ni Tapales mga tol na mas mahirap pa ang training niyang ginagawa kaysa sa aktual na laban. Nagsalita nga din po ang strength and conditioning coach ni Tapales na si Quincy. Parehas nga po sila ng pananaw ni Tapales na hindi daw aabot ng 1 oras ang laban. Dagdag pa ni Quincy mga tol, wala daw madaling trabaho. Lahat daw dadaanin mo ang hirap bago makuha ang sarap. Kung darating man daw na mahirapan sa laban, eh kayang-kaya daw isurvive dahil daw yan sa hard work.